Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Niel and you can call me Niel for short. Bali, maraming salamat po pala sa lahat ng sumuporta ng una kong vlog. Thank you po sa family ko, sa mga friends ko, at sa girlfriend ko. Thank you so much. I love you all. I love you. Kung hindi nyo pa napapanood yung una kong vlog, ilalagay ko yung link sa baba para mapanood nyo. About siya sa ipon challenge, mga ka-YouTube. So for today's video, mga ka-YouTube, tuturuan ko kayo kung paano magbilang sa Arabic. Bakit nga ba mahalaga marunong ka magbilang sa Arabic? So unang-una, mga ka-YouTube, ginagamit kasi siya sa pang-araw-araw na pamumuhay dito. Lalo na kung bibili ka ng pagkain sa mga bakala. Tapos, kasi dito sa trabaho namin, i-pressure muna namin yung customer para alam niya kung magkano yung halaga ng pagpapa-change oil na sasakyan niya. Ayun yung unang-una kong pinag-aralan dito. So, gaano katagal ko nga ba siya pinag-aralan, mga ka-YouTube? Bali, ako inabot siya ng 5 days, mga ka-YouTube. 5 days ko siyang pinag-aralan kung paano yung pagsasalita sa Arabic ng mga number. So, kung ready na kayo, ano pa hinihintay nyo? Let's start! Bali, mag-start na tayo, mga ka-YouTube. So, umpisa natin sa 1. Ang Arabic ng 1 ay Wahid. Wahid. Ang Arabic ng 2 ay itnin. Ang Arabic ng 3 ay talata. Talata. Ang Arabic ng 4 ay arba. Arba. Ang Arabic ng 5 ay kamsa. Kamsa. Ang Arabic ng 6 ay seta. Seta. Ang Arabic ng 7 ay saba. Saba. Ang Arabic ng 8 ay tamanya. Tamanya. Ang Arabic ng 9 ay tesa. Ang Arabic ng 10 ay ashra. Ashra. So, mga ka-YouTube, mahalaga na alam natin yung 1 to 9. Kasi yung 1 to 9 na yun, ayun din yung gagamitin natin para sa mga susunod na counting. Bali, mga ka-YouTube, yung 11 to 19, medyo may pagkakaiba siya kasi medyo komplikado. Pero ituturo ko sa inyo yung paraan para mabilis nyo siya maunawaan. Pero ano nga ba yung Arabic ng 11? So, ang Arabic ng 11, mga ka-YouTube, ay Hadash. Hadash. Ang Arabic ng 12 ay Itnash. Itnash. Ang Arabic ng 13 ay Talatash. Talatash. Ang Arabic ng 14 ay Arbatash. Arbatash. Ang Arabic ng 15 ay Kamastash. Kamastash. Ang Arabic ng 16 ay Setash. Setash. Ang Arabic ng 17 ay Sabatash. Sabatash. Ang Arabic ng 18 ay Tamantash. Tamantash. Ang Arabic ng 19 ay Tesatash. Tesatash. Ang Arabic ng 20 ay Isrin. Isrin. Bali, mga ka-YouTube, para mabilis nyo maunawaan yung 11 to 20, may dalawa lang siyang paraan. Una, yung 11 to 12, lalagyan nyo lang siya ng ash sa dulo. Okay? For example, ha-dash. Dash. It nash. Nash. Bali, yung 13 to 19, lalagyan nyo lang siya ng tash sa dulo. Kunwari, arbatash. Arbatash. Kamastash. Setash. Ganon. Bali, mga ka-YouTube, ganon din yung sa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So, yung 1, 10 at saka 20, sila yung naiiba din. Ashra, 10.
20 is green. Pero pagdating mo ng 30 to 90, maglalagay ka lang ng tin sa dulo. As in, tin. For example, 30, talatin. 40, arbain. Pag 50, kamsin. Pag 60, sitin. Pag 70, sabain. Pag 80, tamanin. Pag 90, tisain. So, ganun lang yung pagsasalita ng Arabic. So, bali mga ka-YouTube, tapos na natin yung 1 to 20. Ngayon, 21 to 30 naman mga ka-YouTube. Bali, ang 21 sa Arabic ay wahid ishrin. So, ang 22 naman ay itnin ishrin. Itnin ishrin. Ang 23 sa Arabic ay talata ishrin. Talata ishrin. Ang 24 sa Arabic ay arba ishrin. Arba ishrin. Ang 25 naman sa Arabic ay kamsa ishrin. Kamsa ishrin. Ang 26 sa Arabic ay seta ishrin. Seta ishrin. Ang Arabic naman ng 27 ay saba ishrin. Saba ishrin. Ang Arabic naman ng 28 ay tamanya ishrin. Tamanya ishrin. Ang Arabic naman ng 29 ay tesa ishrin. Tesa ishrin. Ang Arabic naman ng 30 ay talatin. Talatin. So, kung napansin nyo mga ka-YouTube, dito na papasok yung rule sa pagbabasa ng number sa Arabic. Bali, sa Arabic mga ka-YouTube, dapat unahin mo yung nasa huli. Ayun muna yung babanggitin mo. For example, 2 digits yan. Unahin mo yung nasa huli niya bago yung sa unahan. For example, number 28. Okay? Sa English, binabasa natin siya as 28. Okay? Pero sa Arabic, pag binasa mo siya, dapat unahin mo yun sa huli. Yung 8, which is tamanya, and yung 2, which means 2 na itnin, ishrin. So, pag binasa mo siya sa Arabic ay tamanya ishrin. So, ayun yung pinaka nakakalito ko sa English, sa Arabic. Maski ako nalilito na din sa pagpapaliwanag, pero kaya naman. Bali, nakaka-confuse lang siya sa una kasi syempre, nasanay ka na magbanggit ng number na nauuna yung unahan kaysa yung huli. So, para madali nyo maunawaan mga ka-YouTube kung paano yung technique sa pagbibilang, mag-practice-practice lang kayo. Ayun yung pinakamadaling paraan. Basta, lagi nyo tatandaan kapag magbabasa kayo ng number sa Arabic, lagi mauuna yung nasa huli bago yung nasa unahan. Okay? Bali, mahalaga, ayun yung pinaka-importanting rule pag magbabasa ka ng Arabic na number. Bali mga ka-YouTube, sa 31 to 99 mga ka-YouTube, bali madali lang siya. Okay? Basta ang gagawin nyo lang mga ka-YouTube is alam nyo yung 1 to 9. Alam nyo na din yung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bali madali na lang siya. For example, 65. Yung first digit niya is 5 and yung second digit niya ay 2. So, yung 5 sa Arabic ay kamsa. Then yung 6, dahil nasa second digit siya, ang basa sa kanya ay sitin. Kaya pag binasa mo ang 65 sa Arabic ay kamsa sitin. So, ganun lang din siya sa iba pa mga number mga ka-YouTube. Bali, dapat lang talaga alam mo yung 1 to 9 tsaka 10 to 90 para madali mo siyang malaman. Basta every time makakakita ka ng number,
pag 2 digits, uunahin mo yung huli, saka yung una. Ituturo ko sa inyo kung paano magbilang sa 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ang 100 sa Arabic ay Mia. Mia. Tapos ang 200 sa Arabic ay Mitin or Mitino. 300 sa Arabic ay Talata Mia. Yung 400 sa Arabic ay Arba Mia. Yung 500 sa Arabic ay Kamsa Mia. Yung 600 sa Arabic ay Seta Mia. Yung 700 sa Arabic ay Saba Mia. Yung 800 sa Arabic ay Tamanya Mia. Yung 900 sa Arabic ay Tesa Mia. Tesa Mia. So madali lang siya maintindihan mga ka-YouTube. Kasi ang gagawin mo lang is lalagyan mo ng Mia sa huli. Kunyari, 300. Diba ang 3 sa Arabic ay talata. So pag 300 siya, lalagyan mo lang ng Mia. Kaya ang basa ng 300 sa Arabic ay talata Mia. Sa lahat ng yon, ang naiba lang is yung 200. Kasi ang 200 ang basa sa kanya ay Mitin or Mitino. So, ganun din yung gagawin mo mga ka-YouTube sa 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, and 10,000. Bali mga ka-YouTube, katulad din siya sa 100. So, ang nabago lang sa kanya ay yung 2,000. So, ano nga ba ang Arabic ng 1,000? Ang 1,000 ay Alf. Ang 2, Alfen. Ang 3,000, Talata Alf. Ang 4,000, Arba Alf. Ang 5,000, Kamsa Alf. Ang 6,000, Seta Alf. Ang 7,000, Saba Alf. Ang 8,000 naman ay Tamanya Alf. Ang 9,000 ay Tesa Alf. Pag 10,000 riyal naman ay Ashra Alf. So, ganun lang. Bali, pag umabot ka ng 1,000, sasabihin mo lang yung salitang Alf. So, bali mga ka-YouTube, maraming salamat po sa panonood ng vlog ko. Thank you. Sana may natutunan kayo, lalong-lalo na yung mga nagbabalak magtrabaho or gusto magtrabaho dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Kasi, sabi nga nila, lamang ang may alam, lalo na sa pagbibilang. Pero, totoo yan, kasi sobrang mapapakinabangan mo pag marunong kang magsalita, magbilang sa Arabic. So, sana may natutunan kayo sa vlog na to. At pagpasensyahan nyo na kung medyo hindi ako masyado magaling magsalita. Pero maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Lalo na sa family ko. Shoutout sa inyo, Mapa, Ryan, Rams, Bilay, at kay Sig. Hi Sig, love you. So, dito na nagtatapos tong vlog na to. Maraming salamat po. Keep safe everyone. Bye-bye. See you in my next vlog.